explanation ng asawa ko is pwede silang mag-cut dito sa bandang puso. Ayan, dito. So, ikakat nila ako daw dyan para daw makuha nila yung noodles na malapit sa puso. Again, ang inyong cancer fighter and welcome back to my channel. So, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat na nag-subscribe sa aking channel. So, matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload at nakapag-update ng aking cancer journey. So, mga nakaraan, ang in-upload ko lang is yung mga memories ng yun, birthday celebration ng aking husband, tsaka yung bakasyon namin sa Pilipinas. So, ngayon, today's my video, isi-share ko na sa inyo kung ano yung update ng aking cancer journey. So, may nakikita pala ako nakaraan na marami nagko-comment na nagtatanong about sa cervical cancer. So, ayun, ang mapapayo ko lang sa inyo, dapat magpaalaga kayo sa OB-GYN. Kasi kahit na wala kayong nararamdaman, lahat ng kababaihan, kailangan talaga natin pap smear twice a year. So, yun talaga ang ina-advise ng mga OB-GYN. At kung maaari, ay magpa-vaccine kayo ng HPV. So, ayun na nga, mga ka-fighter, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano na nangyari sa aking cancer journey. So, alam naman natin, ang cancer ay masasabi mong cancer free ka na kung nasa 5 years or yung iba nga, kahit 5 years na, is bumabalik pa rin yung kanilang cancer. Ang maganda lang talaga dyan is tiwala sa Diyos, patatag lang sa lahat ng hamon, dahil matagal-tagal talaga ang proseso ng paggaling pag once na may cancer ka. So, ito na nga, bali, nag 2 years ako simula nung nalaman ko may cervical cancer ako noong May. Nung June. So, ayan, yung June is 2 years na ako. Pero, nung December, nakitaan na ako sa, syempre, follow-up check-up pa rin, follow-up ng CT scan. Yung time kasi na yun is 6 months na ako. So, yun nga, bumalik ako ng hospital ng December. At, nalaman ko nga dun, naging result ng CT scan ko is, meron akong nodule. Yung time na yun is sobrang tuldok lang talaga siya. Tuldok na tuldok lang siya. So, ang ginawa ng doktor ko is after, nagkaroon ako ng doktor sa lungs. So, ang tawag dun is pulmonologist. So, ayun na nga, na-meet ko siya and in-advise niya sa akin na bumalik kami after 3 months. So, bumalik kami ng March. Kabalik ko ng March, lumaki siya. So, kailangan ko ulit, kailangan ko na siyang magpa-biopsy. So, March na yun, bumalik ako, pinabalik kami after 1 week para sa lungs biopsy. So, ang biopsy na ginawa sa akin is yung parang may host na pinasok dito sa loob. Yan yung ganyan. Ayan yung ginawa sa akin na biopsy. So, yung una, nung time na nalaman nila na may nodule ako sa lungs, natakot ako noon kasi sinabi ng doktor na may posibilidad na cancer daw yun, na umakit galing sa cervix ko. So, sobrang iyak na ako, nag-live pa ako sa Facebook ko, dahil sabi nga ng husband ko, sabi nga daw nung doktor, kasi syempre nandito ako sa Korea, so hindi pa ako masyadong marunong mag-Korean, so yung husband ko yung nag-translate, and naiintindihan ko naman kahit pa paano, yung Korean, yung mga ano lang, madadaling words nila, so naiintindihan ko. Tapos ayun nga, may posibilidad na daw na cancer, so umiyak na ako nung talaga, feeling ko talagang cancer na yun, ganyan-ganyan. Tapos, yun nga, nung March 29, nag-undergo ako ng biopsy sa lungs. At, yun, nawala yung tinik sa dibdib ko na, syempre, hindi maiwasan na mag-isip, na matakot, ganyan. So, nalaman ko nga, yung naging result is 34% na cancerous. So, after nun, sinabi nga ng pulmonologist ko na hindi siya cancerous, pero inflammation siya. Ang inflammation pala is parang pamamaga ng baga. So, syempre, kailangan ko pa rin mag
CT scan. So March 29 noon lumabas siguro mang April first week yung result. And then pinapabalik ako ng July 28. So May 28 umuwi muna ako ng Pilipinas, nag 1 month kami doon ng bunso ko, nagbakasyon kami. And then July 28 bumalik ako sa hospital para sa CT scan ko. And ayun nga, ang pina-test pala ako ng mga dugo ganyan. So wala naman nakita sa akin na tuberculosis. Pero yun nga, lumalaki yung nodule na nakita sa akin, and isa na yung dito ko, pero yun yung pamamaga, and may nakita pang dalawa na yung isa is lumaki siya after 4 months. So yun yung another biopsy na naman gagawin sa akin ngayon. So yun, meron na naman akong isang doctor, yung surgeon ko, yung mag o-opera sa akin. Kasi yung una, dalawa kasi ang ibig sabihin ng biopsy sa lungs. Yung isa, yung parang hose. And yung pangalawa is, gagamit na sila ng needle. Yung parang operation na talaga. Kailangan nila ipasok yung needle at yung parang gunting na maliit para ikat nila at yung tissue sa lungs para itest nila kung cancerous yun. So, tatlo yung i-ooperahan sa akin. Isa daw yung dito. Ayan. Yan, kung makikita niyo yung picture na yan, yung may mga bilog na yan, yun yung aalisin or yung kakat nila. Yun yung mga nodules na nakita sa akin. So, ayan, kung makikita niyo, 'di ba, may bandang puso siya. Ang gagawin sa akin, ang mabali opera na ako is September 1. Siguro ma-admit ako mga katapusan ng August. So, yan, makikita niyo yan, 'di ba? Yung isa is parang banda sa breath natin, yung sa tubo ba ng pumapasok yung oxygen. So, aalisin yung nodules dyan. Isa na dyan. Tapos, ayan. Bali, ang may nodules na nakita sa akin na dalawa, isa lang sa kanan na lungs natin. Lima pala yung lungs natin. Dalawa sa kaliwa, tatlo sa kanan. So, yung nakitang dalawa sa akin, isa kanan siya. Yung isa is malapit sa ating tagaliran, di ba? Kung makikita nyo. So, madali lang daw yan na easy lang daw yun na makat daw yung nodules na yon, yung tissue na yon, so para ma-test. Pero yung isa kasi is bandang puso. Once na mahirapan daw sila, ang sabi, ang explanation ng asawa ko is pwede silang mag-cut dito sa bandang puso. Ayan, dito. So ika-cut nila ako daw dyan para daw makuha nila yung nodules na malapit sa puso. So pero sabi naman ng surgeon ko, easy naman daw yung operasyon na yon. And 2 hours daw yun, not 2 hours surgery. So ayan, 2 hours ako matutulog para sa operasyon. Pero ang maganda lang kasi dito, parang sa cervix ko, yung sa cervix ko malaki rin yung operasyon ko na yun eh. Simula dito ko yan hanggang sa bandang ovary ko na siya, malaki talaga sa gitna, nahiwaan siya hanggang puso yan, pababa siya. So ayun, kahit papano na kaya ko naman siya. Syempre sa una, ang operasyon talaga is masakit, 'di ba? Mararamdaman mo yung kirot. Pero tiwala lang, tsaka ayun, naniniwala naman ako sa Diyos, lahat naman ng nangyayari na to may dahilan. And nararamdaman ko pa rin na hindi ako pinapabayaan ng Diyos, kasi kahit na may mga pagsubok na dumarating sa akin, sa pamilya ko, binibless niya pa rin ako, binibigay niya ng solusyon lahat ng problema ko. And alam ko naman na hindi naman talaga mawawala ang pagsubok or problema kahit sinong tao pa yan. Lahat ng tao nakakaranas ng mga pagsubok at problema at hindi nawawala yan. Kundi, ang kailangan lang is labanan, magpakatatag, tsaka yun, tiwala lang sa Diyos at hindi mawawala yung panalangin sa Kanya. Pero syempre, minsan, alam mo yung nakakalimot ka, hindi naman perfecto, kahit sino naman hindi perfectong tao. So, pero, ayun, alam ko na nandyan yung Diyos, na may awa ang Diyos, at alam ko dinidinggin niya lahat ng mga panalangin ko, hindi lang para sa akin, kundi sa aking mga mahal sa buhay, lalo sa mga anak ko. Syempre, lumalaban ako, kahit minsan, syempre, hindi mawala yung pagod, napapagod ka na sa lahat na nangyayari sa iyo, pero alam ng Diyos na kung gaano ako lumalaban, lalo na para sa mga anak ko. And ayun nga, mga ka-fighter, sana lagi nyo pa rin susuportahan ang aking YouTube channel. At siguro ang tagal kong hindi nakapag vlog or hindi ako nakapag-upload noon, and tumaas siya, nag 2,000 siya. So kahit pa paano is ang saya lang, 'di ba? So
Tapos, yun, nakita ko nga ng maraming viewers yung aking isang video about sa cervical cancer. Sana, ang gusto ko rin, kaya rin ako nagbablog about sa aking pinagdaraanan. Gusto ko lang rin maging aware lahat ng mga kababaihan about sa cervical cancer, na huwag tayong matatakot sa pap smear. Mas matakot tayo na magkaroon ng cancer, mas matakot kayo katulad ko. Pero syempre, lahat naman na nangyayari may dahilan talaga. Hindi man natin gusto yan, biglang darating yan. Ang kailangan lang is magtiwala sa Diyos na alam natin na hindi tayo papabayaan niya. So, sa mga bago pa lang dyan na nanonood sa aking video, don't forget to like, subscribe, and hit nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa mga new na i-upload ko pang mga videos. So, maraming salamat po at hinihiling ko po ang inyong panalangin na sana panalangin nyo po ako, isama nyo po ako sa panalangin nyo, dahil naniniwala ko na ang prayers is yun yung pinaka good medicines at number one medicine. So, kung lahat is marami nagdadasal, ayun, didinggin lalo ng Panginoon yun. And, ayun nga, babalitaan ko kayo lahat ng mangyayari sa akin bago ang operasyon ko. So, September 1 daw ang aking operasyon. So, kagahapon, Tuesday, Wednesday yata. So, minit ko na nga yung surgeon ko. Doon nga niya sinabi kung ano yung gagawin sa akin, kung anong klaseng operasyon, at ano yung mga tatanggalin sa akin, saan banda sa lungs ko, ganyan. So, 5 days daw ako mag-i-stay sa hospital, and pagbalik ko daw dito sa bahay nun is parang meron akong oxygen. Pero, wag daw ako mag-alala kasi daw, hindi naman daw maa-apektuhan yung breath ko. So, sobrang liit lang daw. Hindi naman daw katulad yung, kasi yung mother-in-law ko is meron siyang oxygen kasi may asthma siya. So, hindi naman daw parang ganun na maano ka sa hinga mo. So, parang ganun pa rin daw, pero konting-konti lang. Siyempre kasi, may tatanggalin rin dito sa bandang, parang host natin dito sa loob, diba? So, parang may ikakat din dyan dahil may nakita nga rin daw nodules dyan. So, tatlo yung operasyon, tatlo yung tatanggalin sa akin or ikakat nila. So, maraming salamat po, and God bless to us.